Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa ating channel at isa na namang video ang ibabahagi po ng iyong lingkod sa inyong lahat ng mga kabalita. Kung kailan naman po tayo nag-assemble ng ating mga solar power bank ay ito naman ang mga dinala sa atin. Wika nga po natin ay timing ano mga kabalita, isang DC fan ang dinala sa atin at ang brand po nito mga kaibigan ay yan po Akari. Ayan, at ang problema po ng naturang fan mga kabalita ay eto, sumabog ang input ano ng pag-charge natin mga kabalita. So yun ang nais po natin ibahagi sa inyong lahat mga kaibigan. Pero bago yan ay batiin muna natin lahat po ng kaibigan po natin at kapabayan po natin na nasa ibang bansa no? Sa bayong dagat mga kabalita. Magandang morning po sa inyong lahat at harinawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan mga kaibigan. At sa magdapo ng ating bansa, syempre na inaabot po na may signal ng ating YT o Facebook ano? O in short yung ating ano, internet connection ano, mga kaibigan. Bakit kaya sumabog ano? Yun ang katanungan po natin na masasagot pag binuksan po natin ang ating unit mga kaibigan. Ayan, kaya naman sa mga hindi pa naka-follow, ano, naka-subscribe, umpisa nyo na po mga kaibigan. Bilang suporta nyo naman sa atin, ano. Here we go. Buksan na po natin mga kabalita. Eto na mga kaibigan, since andito po sa ilalim ang battery po natin at yung input ano ng AC mga kaibigan, yung sumabog ay dito po natin yan bubuksan ano. Alright, sa mga nais din na subukan ano na mag-open po nito mga kaibigan, ayan dyan po ang battery natin sa ilalim ano. Hindi po tayo nagkakamali, yan ay mga 5 to 6 volts ano mga kaibigan. Alright, oh eto na, medyo malaki. Sa ibabaw po niyan ay may screw ano, pwede po natin buksan doon mga kaibigan. Ito ang board po natin. Yan yung control ano at yung possible ano sa pag-charge mga kaibigan ay andyan na rin po. Ayan o, wala naman po tayong nakikita ano na problema doon sa board. Talagang ang nangyari po siguro dito ay nahila ang wire po natin mga kabalita at yun ay ang dahilan ano, upang mag-short ang linya. So ingatan po natin ano mga kaibigan upang hindi magkaroon ng problema sa ating kabahayan ano. Siyempre, kailangan po nating i-check ano ang mga piyesa dito sa input at gayon na rin po sa ating secondary ano mga kaibigan. Lalo na yung mga diodes po natin ano baka nasira dahil nag-short ang ating linya mga kaibigan. Pero bago yan ay tanggalin po muna natin ang saksakan na yan ano yung female socket ano mga kaibigan. Ayan ako, talagang sunog na sunog. At yun nga, tayo ay naghahanap ano ng pamalit. Pero ito po pala ay iba yung size ano, kumpara doon sa mga nasa TV po natin. Mas malaki yung nasa TV mga kaibigan. So ang gagawin po natin ay prepare ulit ang socket na yan upang maibalik natin. Palagay ko naman ay kayang-kaya pa ano mga kabalita. Okay. Sa ating pag-check ay wala naman po tayong makita o mabasa na shorted ano sa part ng ating board na ito mga kaibigan. So proceed na po tayo sa ating next doon sa pangalawang board. Possible kasi dyan ano pag nag-short na ganyan mga kaibigan na yung mga diode ay nadadamay po yan. Pero this time ay okay naman po ang lahat ano. Ngayon, check po natin ang battery ano mga kaibigan. Ang tansya ko po nito ay talagang may problema na po yan ano. Dahil sa tagal po ng panahon na ginamit ito. Lalo pa hindi naman laging na full charge ano ang battery.
yan ay umiiksi po ang life span ng naturang mga battery, mga kaibigan. Idagdag pa rito na ito ay isang lead acid lamang, mga kaibigan. Alright, ayan o. Empty. So ito ang battery po natin, mga kabalita. 6 volts at 4.5 AH, mga kaibigan. San tabi na po muna natin yan at tapusin ang ating board. Ilalagay po natin ang socket dahil ito naman ay pwedeng magamit kahit wala yung battery, mga kaibigan. Basta yung dito po sa input natin ay maisaayos po muna natin, mga kabalita. Ayan na. Dahil ang tansya ko po pagkaganyan na drain o talagang walang-wala ng voltahe ang ating battery ay sira na po yan, mga kaibigan. Posible na mag-charge pa na yung sandali yan, pero yan ay mabibilis na malulubat, mga kaibigan. So kailangan na pong palitan, baka tayo pang masisi. Advice na lang po natin siguro ang may-ari mga kaibigan. So yun na nga po ang ginawa po natin at sinalpa ko na po ang board upang ma-check po natin kung iikot pa ba ang fan na ito, mga kaibigan. Alright, ayan na, kasyang-kasya. Alright, here we go, plug in po natin ang AC cord. Ayan na, umiilaw, mga kaibigan. Umiilaw na, may power na po tayo. Ayun, sabig sabihin yung board natin na maliit na yon, kung saan nakalagay ang input ng AC at yung pang-charge natin ay okay pa, mga kaibigan. Ayan na green na. So yan po ang nais po nating emphasize dito, mga kaibigan, na good pa ang unit, battery lamang po ang papalitan dahil talagang yan ay hindi na po kailangan ibalik dito, mga kabalita. Umiikot din yan ang bilis. Alright, so yan lamang po ang ating naisibahagi sa inyo lahat, mga kaibigan. Goods na po ang ating DC fan ito. Naway muli, kapulutan po natin ng kaunting idea ang video natin ito, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat and hasta la vista, baby! Meron. Subukan natin tanggalin. Kung nagkarga kahit konti. Po, pwede pa, mga kaibigan. Linisin lang natin. Ang dumi kasi.